Natagpuan sa Cavite ang van na tinangay ng Gapos Gang mula sa isang pamilya sa kanilang bahay sa Parañaque City nung nakaraang linggo. Ang mga suspect naman pinaghahanap pa rin. May news to go si Oscar Oida. Apat na school bag, mga unan at ilang damit ang nakita ng motoridad sa loob ng inabandonang van na ito sa parking area ng isang drugstore sa Bacoor, Cavite. Apat na araw na raw itong iniwan doon, kaya nagduda na ang mga empleyado ng drugstore. Report lang po sa amin sa istasyon na meron nga pong abandoned vehicle. So, pinuntahan po namin dito. Napag-alam ang carnapped ang van nang dumating ang nagpakilalang may-ari nito, isang Korean national na nakapag-asawa ng Pinoy. Tumanggi siyang humarap sa kamera para sa kanyang seguridad at hiniling na itago ang kanyang pangalan. Noong nakaraang Webes daw, nang carnapin ang kanilang sasakyan, kakabukas lang ng gate ng kanilang townhouse sa Parañaque City dahil papasok na ang kanyang mga anak sa eskwelahan nang biglang salisihan sila ng 4-5 suspect. Pag akyat yung isang anak ko umakyat, may kasama na siyang isa sa mga grupo nila. Tapos nakatutok yung barel sa ulo ng anak ko. Oh, edi traumatic po yun. Very traumatic. Ang Koreano, ang 16-anyos ang anak na lalaki, driver at ang dalawang kasambahay, iginapos ng mga suspect. Buti na lang, ang tatlo pa niyang anak na nanatili sa tabi ng ina, hindi naman iginapos. Pera lang ang gusto namin, huwag kayong lalaban, ganyan. Tapos, medyo tuliro pa ako. Sunod-sunod na inakyat yung ibang mga anak ko, pati yung mga yaya, yung driver ko. Lahat ng mga mabibit-bit nila na alam nila mahalagang bagay, tala nila. Aabot sa 2 milyon daw ang kabuang halaga ng natangay ng mga suspect, kabilang SUV na na-recover, mga alahas, pera, TV at mga mahalagang gamit. Patuloy yung tinutugis ang mga suspect. Oscar Oida, GMA News.